Hey, what's up mga kamais, mga kadaga? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-breed. Step to step. Una-una, ano? Kumuha ng malaking pinis. Tapos, kung anong edad? Anong edad ako na? Edad ng female, ilang buwan na female na ginagamit ko. 3 months. 3 months to 4 months old. Tapos pinipili ko yung malaking female, kahit malaking male, para ano, malaking katawan ng female kung magbuntis, hindi siya mahirapan mga anak. Alam mo, malakas kasi maganda yung katawan. Pinipili ko ganun. Ang salang ko minsan ano eh. Ang galing. For female, one male. Yun, yun ang ginagawa. Tapos pinagsasama ko lang sila 2 weeks lang. Magalit-galitan pa? 2 weeks lang po. Ang galing. 2 weeks ko lang sila pinagsasama. Tapos kinecheck ko yung belly nila, pati yung nipples ng female. Kung malaki na. Kapag okay na yun, tinatanggal ko ng male. Kasi ano yun, dagdag lang stress yun. Pag tinanggal ko ng male, lilinisan ko na rin yung cage nila. Kasi kung sakaling mga anak yun, hindi mo naman ano, malilinisan. Maghintay ka ng isang buwan. And dumi na lang mo ng ben mo. Kaya ginagawa ko, bago ko, pag hiniwalay ko na, inatanggal ko ng, tinanggal ko ng main, kapag ko ng shoot. Yan. Kunyari, dalawang female ang buntis sa akin. Doon ko ilalagay sa isang bin. Dadagdagan ko ng isang female. Para ano? Pag nanganak sila, may katulong sila, bali tatlo sila magpapadede. May katulong sila sa pag-aalaga ng mga babies na mais. Yun, napaganda yun. Napagandang gawin yun. Mga kamais, mga kadaga. Napagandang gawin yun. Ano, yung baby malakas, tapos hindi bugbog yung bugbog ko, hindi ka tatak. Mga nagbuntis mo, yung mga nanganak. Hindi sila gaano mabubugbog sa pagpapadede. Kasi may isa pang magpapadede. Ang galing. Ang galing. Yun lang ginagawa ko. Tapos sa pagano naman sa pag-aalis ko ng mga mais. Ay, kung ano pinapakain ko pala, mga pinapakain ko rin sa bagong panganak. Yun, nalagyan ko ng dog food. Number 1, pambalik protina yun. Tapos, ang foods ko, ano, Integra 3000, Honeybees, yan nalagyan ko. Tapos konting pang pigeon pe, yung pigeon na patukang breeder, breeder mix ba yun, tawag nila ko. Kalapate yun. Lalagyan ko kahit ko ano mga lahating kilo. Kasi ang laman ng patukan ko 3 kilo. May balit 3 kilo kalahati. Yun nga gawa ko. Tapos kung ilang buwan ko inano pinakalas, syempre 1 month. 1 month ko pinakalas yung nanay sa mga anak. Para malakas na yung mga tapos yung female mo, mapahinga na agad yung mga agad. Saka ano, kaya na nila mabuhay ng mga bagong panganak. Pooper yata tawag din yun. Yun lang. Tapos sa pagano naman, sa mga nakikita ko kasi sa group, karamihan napapansin ko, nagtatanong bakit kinakain ng parents yung mga anak nila. Unang-una dyan, karamihan dahil lang dyan, stress. Stress ang female mo. Kaya nagagawa niyang kainin yung mga anak niya. Lalo na yan, tagbagong panganak. Alam ko kanang isa experience ko kasi ano, kahit 3 days old, kinakain nila. Tag-stress yan. Tapos pangalawa na dahilan, bukod sa stress, mahina. Mahina yung pag-anak niya, alam niyang mahina yung baby niya, alam niya nung mamatay, yun, kinakain na nila yun. Tag na matay, kinakain na nila yun. Kaya dapat, tag nakita niyo, alam niyo nang patay, dumputin niyo na, tanggalin niyo na. Kung naano kayo sa pagiging cannibalism nila. Tapos pangatlo, kulang ang patuwa niya sa loob ng umano. Dapat din sa mental. Kasi cannibalism. Ang kulang pagkayo mo, kakainin nila yung pinakamahina sa kanila. Biso survivor. Yan. Yung mga dahilan. Sa stress naman kasi, karamihan sa akin, nai-stress dahil sa dagang malalaki. Yun, urat na urat talaga ako dun. Ilang female ko ang kinain nun? Siyam siguro? Siyam ito. Yung sa my bird kids ko na, ano, sa mga nanonood sa akin, nakita nyo yung kulungan na yun. Maubos. Buti may tropa tayo, may alaga rin. Shoutout talaga kay Mau. Laking tulong mo tol. Sa pag-alaga ako ng mais. Ang laki.
binigyan niya ako ng dalawa. Ngayon ang anak na yung binigyan niya sa akin ng anak na. Walo ang anak ngayon. Tapos yung mamatay naman ako ng male, syempre hindi na tayo humingi. Binili na natin yun. Binili ko sa kanya. Isang aqua tita, isang white. Ganda, maraming ano yun, marami rin siyang dagat. 30 pieces daw yung male niya. Yun, nadali rin daw siya ng daga, dagang kanal. Grabe. Ang laking perwis yung ginagawa at dagang laki na yun. Pag-aalaga ako ng mice. Ano pa ba? Sa pag-aalaga ako. Tulog ko na. Ayun lang mga ano eh. Napapansin ko. Stress, kaya kinakain nila. Ayun lang naman eh. Tapos, sa nagtataka sa mga dark aqua tea, lalo yung kulay dagang bahay. Ano yun? Malikot yun tag baby pa eh. Yung mga 1 month old. Talon ng talon. Ilang beses ako nakawalan nun. Inawala sa ano? Pero nahuli ko. Alam mo, pinamaganda yan. Pinamasarap sa mga mice. Kapag nakawala sila, lalo yung tag 1 month, ano? 1 month old. Bumabalik sila sa bin nila. Kung sila, saan sila dati natira. Bumabalik sila dun. Pabalik-balik lang sila. Kaya yung nasa akin, nahuhuli ko. Kapag nakikita ako, nahuhuli ko sila. Taga-ganda-taga, mga 1 month old, mahilig tumalon. Tumakas. Ilang beses nangyari sa akin yan. Nagbukas ko ng kulungan. Noon, biglang talon. Ay! Siyempre, inabangan ko. Pagdating ng gabi, siyempre gutom na yan eh. Nagugutom na sila. Alam nila kung saan sila nakain. Yun, doon ko sila nahuhuli. Ano pa ba? Saluhin mo yan! Ano sa pagbibreed ng mice. Mga nangyayari sa akin. Gunggung ka! Yun, araniwa naman talaga yung ano eh. Nga, kikita mo na patay na yung mice mo. Ano yun? Stroke. Heat stroke, siguro. Kung ano, pansin ko. Mabilis kasi sila may stroke. Mga mice. Yun lang. Tapos ano pa ba? Pag-aalaga ako. Iisip ako. Iba talaga taga on the spot ka lang. Wala akong ano. Isip lang na ano. Baba. Yun lang siguro ng mga naranasan ko lang sa pag-aalaga ko. Yun lang. Tapos ano, sa pagbebenta pala. Masarap. Kumita ako. Naran. First time kong kumita naran sa 25 pieces ko. Nice. Yun. Shout out kay Sir. Tapos, ano pa? Nakakawala kasi ng stress. Bigla ako na. Nakawala siya ng stress sa pag-immunize. Lalo pag may baby. Tuwan-tuwa kami. Airmat ko lagi ang katulong ko dyan sa pag-aalaga kapag nasa trabaho ko. Kaya shoutout kay mama. Maraming salamat. Kaya sa kapag may kinita, may una akong kinita, naghati kami. Tapos sa mga sumusuporta pala sa ay maraming salamat sa inyo mga guys. Mga kamais, mga katbaba. Lain tulong nyo. Dati 29 lang yun, mga tropa-tropa ko lang nag-subscribe. Ngayon may iba na, may mga ibang tao na. Salamat. Tapos shoutout din pala kay Sir. Pangalan niya ito. Siya laging nag-chat sa akin. Ano yun, nakita niya yung vlog ko sa isang group yun. Na sinisharean ko ng ano ko. Maraming salamat din sa mga group na yun. Ay Sir, maraming salamat. Taga Batangas yun eh. Ano yun, lagi siya nagbibigay, nagtatanong kapag may nangyayari sa mga mice niya. Sa akin siya nagtatanong lagi. Salamat sa pagsuporta sa akin, sa paniniwala. At naniniwala sa mga sinasabi ko. Yun lang. Guys, tapos na tayo dito muna. Wala, malas talagang ulan. Grabe. Paulan dito. Yun lang po. Mga amays, mga adaga. Kaya, thank you. Sunod na lang ulit. Salamat! Salamat! Salamat!